kaya sa bahay at saka dun sa right sa lupa at yung kalahati ay hahatiin sa mga anak mo. So sa magulang, so mapupunta yung bahay, yung lote, sa kalahati sa kanya. Sa kalahati ni Bing yun, ha? Oo. At yung kalahati ni Bing ay paghahatian pa ng kanyang mga anak at kanyang parentes. So, wala po silang karapatang palayasin si Jennifer doon kung ang batas ang ating susundin. Opo. Tama po ba, attorney? Puntahan naman natin yung issue para maging maliwanag sa kanila at sa mga nanonood din sa atin ang issue tungkol doon sa SSS. Sino po ba ang may karapatan doon? Sa SSS, GSIS, o ano pa man, sa insurance, kung sino yung nakalagay na beneficiary, yun ang makakakuha ng pera. Ganito po yun, ma'am eh. Yung ano po, yung Moria po, nakuha ng biyanan ko. Sabi po doon ng SS daw po, may anak po ba to, mga maliliit, minor de edad po? Sabi po ng biyanan ko, may anak po itong mga maliliit. Sabi po ng SSS, hindi po kayo mag-claim dito kasi may mga minor de edad. Ang kailangan po mag-claim nito, yung asawa, dahil yung mga anak andun sa ababa. Oo, yun nga, Jennifer. Kaya lang, ang isang nakakalungkot na katotohanan ay hindi kayo kasal. Jennifer, tayong mga ina, ang una nating, ang mandato sa atin ng Diyos ay protektahan ang mga anak natin. Huwag mong paiiralin ang galit kasi walang may tudulot yun dahil balo ka na at yung mga anak mo maliliit pa. Ang isipin mo palagi ay para sa ikabubuto nila. Maray pong salamat, attorney. Hindi kaya, Jennifer, parang ang nangyayari dito gusto mo kasing iwan na yung mga bata sa kanila, tapos kayo ni Lito ay magsasama. Kasi ganito po yan, ma'am eh. Yung mga para sa mga, yung iniwan po ng ama niya, gusto po sila po makikinabang. Sabi po sa kanila, kung kayo mama kinabang, isa kayo mga anak, kayo na lang bumuhay. Mali. Kasi hindi naman po pwedeng ganun ang mangyari, Jennifer. Hindi pwedeng maging ganun ang usapan ninyo kasi wala kayong mapagkakasunduan, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya nandito si attorney at si Dr. Camille at si father para nga ipaliwanag sa inyo kung ano yung dapat ninyong gawin. Hans, nako, magbutuhan nga muna tayo habang iniisip nilang mabuti. Okay, mga kapatid na sausawera at sausawera, parehong J ngayon ang ating bisita. Sa puti, si Ate Jennifer. Sa pula, si Ate Jocelyn. Narinig na natin ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga dahilan. Handa na ba kayong bumoto? Lahat dapat ay mag-participate. Game na, go! Boto na, pula ba tayo o puti? Go, go, go! Siyang Ami, mukhang naka-apekto sa ating mga audience yung sinabi ni Ate Jennifer na payag siyang iwanan yung mga anak niya. Mukhang dahil doon, medyo mas ang simpatya nila ay nalipat doon sa side ng mga kamag-anak nung ama ng mga bata. Yun. Oo nga, Hans. Maraming salamat sa ating mga sausawero at sausawera. Ngayon naman po mga ka-face to face, kilalanin na po natin ang kapatid ng Yumaong si Bing. Ang galit po sa kanyang bilas dahil nga sa maaga nitong paghahanap ng kapalit ng kapatid niya. Narito po si Wilfredo Di Celos. Pasok! Kuya Boy, sa tingin niyo po ba hindi minahal ni Jennifer ang inyong kapatid kaya kayo'y galit na galit? Opo. Bakit po? Dahil nung nagsasama pa lang sila yung buhay pa yung kapatid ko, nag-aaway sila mantalas eh. Nagkakagatan yung mga yan eh. Bakit po sila nagkakagatan? Ayan yung labi niya, tignan mo. Ayan o. Nag-aaway ganyan. Ayan ang kagat. Nag-aaway po kami, ma'am. Dahil... Pomo. Sadali. Ako muna. Ikaw na kipasok ka. Wala ka namang karapatan dito. Ako dinata... Ay, Jennifer, sandali lang. Alam mo yan, ma'am? Kalalaki yan, tao. Mukha pa ito niya sa baba eh. Pinapatula ako. Sinusundok ako niyan eh. Ikaw. Ikaw, bago pa lang namatay ang kapatid ko, pagkamatay ng kapatid ko, may relasyon nga siguro. Ayaw, relasyon? Nasa summer din ito. Di ba kami kilala? Paano mo nalaman sa bigol ka? Hindi ka naman makakarating. Mga kapatid, lalo po umiinit ang diskusyon natin dito, pero sa pagbabalik po ng paborito ninyong talakserye, malalaman po natin ang panig ni Kuya Boy dito lamang sa Face to Face. Dumating lang yan. Pumapasa na
ko, pinapasa makatulong, tumira sa amin ng ilang gabi. Ewan ko, niligaw ng kapatid ko, bet nakuha kagad ko eh. Ganun kabilis, at ganun din niya siya kabilis pagpalit ng asawa. Oh, hindi ba masakit sa kalooban namin? Ititira niya pa ng bahay. Tuloy-tuloy pa rin po ang talakan tungkol sa mabilis pong pagtibok ng puso ni Jennifer. Gayong kamamatay lamang po ng kanyang asawa na talaga naman pong nagdulot ng sama ng loob sa pamilya po nila Kuya Boy. Doon po kayo, galit na galit. Yun pong pagkakaroon ng relasyon kaagad ni Jennifer. Opo, dahil nag-asawa po kagad siya ng kamamatay pa lang ng kapatid ko, halos 2 buwan pa lang. Humirit pa siya, 4 buwan daw. Maro din yun eh, kahit na kidalawa, kahit 4 buwan. Masabi kong kakabastusan sa pamilya namin, itinira niya pa ng bahay. Pero hindi po, bago sila mag-asawa, nakatira na ang kapatid ko doon sa tatay ko. Yung okay. Sinasabing caretaker ng lupa na yan. Kaya siya, wala siyang alam sa pangyayari sa bahay na yan, natitira niya sa ngayon ng namin, ng tatay ko. Wala pa siya sa buhay namin. Sa magulang ko. Dumating lang yan. Tumapasa ng ko, pinapasa ng katulong, tumira sa amin ng ilang gabi. Ewan ko, niligaw ng kapatid ko, bet nakuha kagad ko. Ganun kabilis, ganun din niya siya kabilis magpalit ng asawa. Oh, hindi ba masakit sa kalooban namin? Ititira niya pa ng bahay. Wala akong pakialam sa kanya kahit na mag-asawa siya. Kilala niyo po ba yung Lito? Kilala po ba ninyo yung Lito? Kilala lang namin niya. Kilala lang namin. Ano pong pagkakakilala niyo sa kanya? Mabait naman siya. Kahit na mag-asawa sa kay Lito, mabait si Lito. Mabait si Lito. Wala akong pakialam kaya ilang beses na mag-asawa, basta huwag nga itira sa bahay ng magulang ko. Mga kapatid, mabuti po kaya itawagin na ho natin ang lalaking nagpatibok ulit ng puso ni Jennifer. Ang dahilan po para awayin ni na Ate Jocelyn at Kuya Boy, si Jennifer, nandito po si Eliseto Lovino. Paso. Kuya Lito, diretsa ang tanong, magkakilala na po ba kayo ni Jennifer nung buhay pa si Bin? Hindi po. Hindi. Paano po kayo nagkakilala? Eh, yung mga ilang linggo lang, eh, nakikita ko siya sa araw-araw pumapasok sa trabaho. Opo. Eh, siyempre, nakilala ko siya. Opo. Kasi yung bahay nila, medyo inaayos nung di ko kakilala, yung gumagawa ng bahay, doon ako tumingin. Ngayon, siyempre, nagpakilala rin ako sa kanya. Opo. Ako si Leto. Siyempre, lalaki ako, niligawan ko siya. Opo. Ngayon, pinatuloy ako sa kanila, sa bahay, sa loob. Bakit naman po kayo pumayag na doon kayo umuwi sa kanila? Hindi ako umuwi. Hindi po kayo umuwi doon? Hindi. Kasi ang sinasabi po nila, inuwi kayo doon sa bahay kung saan dating nakatira si Jennifer at ang kanyang yumaong asawa. Ah, hindi ako tumutuloy. Doon ako tumutuloy sa kapatid ko. Kasi kapitbahay lang sila. Ah, magkalapit lang po. Ang ano lang. Hindi po kayo natutulog doon? Hindi. Natutulog. Umaalis ako. Doon na nga kami, nagsama-sama nga kami. Malit na yung kwarto na yan. Hinati pa nga namin. Doon pa nga sila sa loob. Doon kami sa labas, doon sila sa loob. Dumating na kami galing dito. Paano kami hindi natutulog? Nakikita niyo po, Ate Josie, sila? Magkasama kami sa bahay, dito nga kami. Dahil nakituloy na ako sa kanila pagkagaling namin sa Bicol. So nakita po ninyo talaga? Oh, sama-sama kami. Hindi lang namin nakita, kundi nakasama pa namin sa bahay. Magkasama kami sa bahay. Kami apat. Magkakasama kami. Kaya lang talagang totally nahiwalay na sa bahay na yun noong nagkabarangayan kami. At sinabi ng barangay, total, nag-asawa ka na Jennifer, buhayin ka ng lalaki mo at magsarili kayo. Oh, inareglo kami sa barangay. At yun ang sinabi po. Dumaan na kami sa barangay. Ay, ang tanong ko po ngayon, Kuya Lito, kaya niyo po bang panindigan ang pagmamahal niyo kay Jennifer? Oo, at lahat kasama na dito, kaakibat na dyan ay ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanya mga anak. At mga anak? Oo, pinaaral ko na nga eh. Pinaaral na. Kayo na po ang nagpapaaral ngayon sa mga bata. Lumipat na po ba kayo ng tirahan? Oo, lumipat na. Kinuha po ninyo sila ng bahay? Oo. Pero pansamantala, Hans, meron bang gusto makisaw-saw muna dyan? Mami, yes, ano po ito? Para po kay Joselito, kung sakali sa'yo gawin ang ginawa mo kay Wilfredo, masisiyang ka ba sa pangyayari? Kuya, meron. Yung kung sa kadahilanan pong hindi na kayo, halimbawa, tapos malaman nyo, after ilang buwan, may iba na siya, magiging madali po ba para sa inyong tanggapin yon? Yon, yun yung parang punto nyo. Hallelujah.
Okay, okay. Kuya. Hindi.